Maaga nga kaming gumising ngayon ng aking buyok dahil papalaot nga ulit kami. Nagtimpla na nga pala ako ng kape mga mare at dinagdagan ko na nga ito para pag may nakita nga akong mangingisda sa laot ay papakapihin ko na nga rin. Time check, it's 4:17 in the morning at dun na nga kami magkakape at magtitinapay sa laot. Maaga talaga kaming kumilos ngayon dahil gusto nga naming maabutan yung mga naghahalong ng dulong. Isa nga ang dulong sa pinakamaliliit na isda dito sa Pilipinas at matatagpuan mo nga yan dito sa Laguna Lake. Lumalabas lang kasi ang isdang ito sa dilim kaya naman ang mga mangingisda dito sa amin ibang aagang magsipalaot para nga naman marami silang mahuli. May mga mangingisda pa nga kaming nakasabay na pumalaot. Siyempre, nagbabaka sakali din na baka may mahuli. Yan eh, sa hirap ng buhay ngayon. Itinuro pa nga sa akin ng buyo ko yung mga ilaw na nasa laot at yun nga daw yung mga naghahalong ng dulong. Pagdating nga namin sa laot, mga mare, nakita na nga namin itong mga naghahalong. Alas 12 pa nga daw ng hating gabi sila nandito sa laot, mga mare, at ang iba nga dito ay sa bangka na nga lang natutulog. Ang purpose pala ng ilaw, mga mare, doon nga daw nagtatambay at nag-uumpukan ang mga dulong. Kaya naman kapag nakita na nga nilang marami nang nag-uumpukan dito ay sinasalok na nga nila. Ang hindi ko lang magets dito, mga mare, sa dilim nga sila lumalabas, pero kapag nakakita nga sila ng ilaw ay nag-uumpukan. Diyos ko day, mare, tas yarn. Eto nga yung pinsan ng buyo ko na si Kuya Iboy, mga mare, at naghahalo nga din siya ng dulong at alas 12 pa nga daw ng hating gabi ay nandito na nga siya. Ipapadala daw niya kasi ang mauhuli niyang dulong sa kapatid niyang taga Maynila dahil doon nga nakatira ang anak niyang nag-aaral. Nagkape at tinapay na nga kami dito at pagkatapos ang buyo ko naman ang sumubok paghahalo. Humiram nga lang kami ng panghalong kay Kuya Iboy, mga mare, at sabi ko nga mauhuli namin na iluluto ko. Hindi pala talaga biro ang panguhuli ng dulong, mga mare, dahil itong panghalong na ginagamit niya ng buyo ko ay tumitimbang nga ng 7 kilo. Tapos ay nadadagdagan pa nga ang bigat nito dahil sumasala nga ito ng tubig. Napakagaling nga manghuli ng buyo ko, mga mare, at eto nga at may pangulam na kami. Isa nga ang dulong sa mga paborito kong isda dito sa amin sa isla at bala ko nga itong itorta dahil paborito ko nga ang tortang dulong. Nagtesting pa nga ako manghuli ng dulong para naman malaman ko kung gaano kahirap itong hulihin. At Diyos ko, mga mare, napakahirap palang maghalong dahil napakabigat. Puro kain lang kasi kami ng dulong, mga mare, at hindi nga namin alam kung paano ito hulihin. At Diyos ko, napakahirap pala. 100 pesos nga ang kilo nito dito sa amin sa isla at napakalaking tulong nga para sa mga mangingisda. Babae naghahalong. Napakasipag. Taga saan ka po, ate? Bago. Eh di malakas ang katawan mo, ani. Aba, para ako yan, aba. Mabigat yan, ay. Medyo ang ano nito. Aba. Medyo. Sanay na sanay. May huli. Kakunti lang. Wala. Kakunti na. Kakunti. Ayos lang yan. Kanina marami. Magkape ka muna. Libreng kape para sa mga maghahalo ng dulo. Ito si ate, papakapihin natin. Ate, awak. Kape na lang. Kape lang. Sige, ayos mo muna yan. Wait lang. Baka masali na lang kape. Wait lang. Siya. Ayan. Napakasipag ni ate. Para busog. Thank you. Tingnan. Hey, dami ng huli. Mga ilang kilo na ito, ate? Isang kilo lang yan pagka naulam. Ano, pang ulam nyo lang? Pambenta. Maliwanag na nga at nag-uwian na nga mga maghahalong kaya naman oras na para angatin ang aming Skylab. Matagal-tagal kasi naming hindi ito nasalok, mga mare, tetestingin nga namin ngayon kung may laman. Tinulungan na nga rin siya ng kanyang pinsa na si Kuya Iboy, mga mare, at manghihingi nga daw siya ng kanduli kung mayroon. Idadaing niya raw kasi ito at isasama sa dulong pagpapadala sa Maynila. Medyo nahirapan nga sila pag-aangat, mga mare, dahil napakaraming water lily at mga kahoy. Pero sa huli nga, mga mare, wala silang nahuli kundi isang tilapia at isang kanduli. Just good day. Ha ha ha.
Pero hindi nawala ng pag-asa ang buyok ko at sabi nga niya ay mag-angat daw kami ng takip ng cage dahil sigurado daw doon na maraming huli. Inabutan pa nga kami ng unos sa laot at mabuti na lang talaga at may dalang jacket ang aking buyok at yun nga ang aking pinangkulubong kaya hindi rin ako masyadong nabasa. Hindi nga kami nabigo mga maret kahit papaano nga ay may huli kami. Hindi nga kami nakapagdala ng salok dahil nakalimutan nga ng aking buyok kaya naman ganyan na nga lang ang kanyang ginawa. Boy Scout ani. May huli nga rin kaming ayungin at isa nga ito sa pinakamahal na isda dito sa amin sa isla. Dahil umaabot nga ng 500 pesos ang isang kilo nito kapag malalaki at malalapad. Pagka-uwi na pagka-uwi nga namin sa bahay, iniluto ko na nga itong dulong at itotorta ko nga ito. Isinalang ko nga lang ito sa kawali para matuyo nga ang tubig nito at nilagyan ko nga lang ito ng asin at betchin para magkaroon ng lasa. Habang inaantay ko nga matuyo ang tubig ng dulong ay nagbati na nga ako ng dalawang itlog at nilagyan ko nga lang ito ng mga pampalasa. Torta at adobo nga lang alam kong luto dito sa dulong. Kayo mga mare, may alam pa ba kayong ibang luto dito sa dulong? Pwede nyong i-comment sa comment section kung may alam pa kayong ibang recipe sa dulong. At i-comment nyo na rin kung taga saan kayo at kung mayroon bang nahuhuling dulong sa inyong lugar. Nang maiti na nga ang tubig ng dulong mga mare, nilagyan ko na nga ito ng mantika para naman maprito-prito at mawala ang lansa. Nagayat na nga ako ng kamatis at sibuyas at ginayat ko nga lang ito na ganito kaliliit. Actually, pwede nyo namang itorta to ng walang kamatis at sibuyas. Depende na lang sa inyo kung gusto nyong lagyan. Nani? At nang maprito-prito na nga ang dulong ay nilagay ko na nga ito sa itlog para torta ko na nga. Paborito din kasi ng dalawa kong anak ang tortang dulong kaya naman kapag nga may nagtitinda ay bumibili talaga ako. Ganito nga lang kadali ang magtorta mga maret, igigisa mo nga lang ang sibuyas at ang kamatis at pagkatapos ay ilalagay mo na nga rin ang dulong. Ang masarap nga dito ay medyo malutong-lutong yung mga gilid at napakasarap ulamin sa umaga. Ilang sandali pa ay malutong na nga ang ilalim kaya binaligtad ko na nga ito. Mamahalin pala talaga ang isdang ito mga maret dahil ang English nga dito ay silverfish sumunod sa goldfish. Charis! Pagkatapos ko namang mailuto ang silverfish mga mare, niluto ko na nga rin ang ampalayang ligaw na nakuha namin sa bundok. Naiprito ko nga lang ito dahil ito nga lang gusto kong luto dito at isasawsaw nga lang namin sa toy at kalamansi. Hinding-hindi ka talaga magugutom dito sa isla kapag masipag ka at lalong kapag sinamahan mo pa ng diskarte, honey. At kung nagustuhan nyo nga ang video na to, baka naman pa heart at pa share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood, honey.